Max Part, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, Max Part, pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin para maging balu na balu sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masala po tayo at muli, be it spark! At ang unang bagay kayong spark na pwede mong gawin para maging balo na balo sa'yo ang isang lalaki, gawin mong kaakit-akit sa maraming bagay ang sarili mo. Mapamaks po yan ang unang sikreto upang ang isang lalaki ay talaga namang mas lalong mabalo sa'yo o mas lalo kanyang mahalin at lalo kanyang habulin. Ka-inspired ang isang mga bagay na dahilan kung bakit ang isang lalaki ay mas lalong na-attract at nababalo sa isang babae, sapagkat yung babae na yon ay maraming nakakaakit sa kanya, sa pagkatao niya, sa pinapakita niya, at sa ginagawa niya, at sa pinaparamdam niya at pinaparana sa isang lalaki. Alam niyo, bakit inspired, ganyan lang yan. At kung bakit bumababa ang interest, ang attraction at ang value mo sa lalaki ay sapagkat bumababa din ang talaga namang kaakit-akit sa'yo pagdating sa kanya. O halimbawa, ang sa mga nakakaakit sa'yo ang iyong kagandahan pero ngayon ka-inspired, eh nagpapabaya ka na sa sarili mo, sa itsura mo. Yan pa naman ang dahilan kung bakit kanya niligawan. Yan pa naman ang dahilan kung bakit kanya talaga namang ginerpent o pinakasalan. Sapagkat yung lalaki na yan ay mahilig sa maganda. Diba? Eh ngayon nagpapabaya ka sa sarili mo. Sa iba siya ngayon naaakit. Kaya naman ka-inspired, kung gusto mo na ang isang lalaki mas lalong mabalo sa'yo, ay maging kaakit-akit ka sa maraming bagay. Hindi lang naman sa iyong kagandahan, kundi pati sa iyong ugali at mga ginagawa, tulad ng maging kaakit-akit ka. Halimbawa sa pagluluto, kailangan nasasarapan sa luto mo. O kaya naman maging kaakit-akit ka, sabihin natin sa pag-aalaga sa kanya. O kaya naman maging kaakit-akit ka, halimbawa sa hindi ka lagi nagpaparamdam sa kanya. Ipinapakita mo kay Inspire na lagi kang busy, pero hindi ka dapat nagkukulang sa kanya. Sa maraming bagay, maging kaakit-akit ka. Halimbawa sa iyong pabango, sa iyong kaseksihan, sa iyong forma, sa iyong ugali at pakikisama. Talaga naman ka-inspired. Maraming bagay ang pwedeng maging kaakit-akit ka, dahilan kung bakit ang lalaki na ay mas lalo ka magugustuhan. Hindi kayo pagpaparit sa iba at mas lalong mamahalin ka. Talaga naman isipin mo yung mga bagay na gusto niya. Ano bang mga bagay na gusto niya sa isang babae? At doon ka mag-focus. Ano ba yung mga bagay na nagustuhan niya sa iyo? At yun ang ibalik mo kung ito ay nawala sa iyo. Diba, maging kaakit-akit ka hindi lang sa itsura mo, kundi sa maraming bagay, dahil dyan ang lalaki ay mas lalong tataas ang value mo sa kanya. Ano ba ang dahilan kung bakit mataas ang value ng isang bagay o ng isang hayop o ng isang tao? Hindi ba dahil sa maraming nakakaakit sa kanya, kaya pinag-aagawan siya at pinagsusumikapan siyang makuha? Dahil maraming nakakaakit sa kanya, kaya maging ganun ka. Dapat maging kaakit-akit ka sa maraming bagay. Eh ka-inspired, ano kaya ang mga pwede mong gawin? Upang ako'y mas lalo maging kaakit-akit sa maraming bagay, dapat kilalanin mo ang sarili mo. At dapat kilalanin mo rin ang partner mo. Ganyan yan upang lagi kang magtagumpay na makuha ang interest niya. So yun sa mga sikreto upang ang lalaki ay maging balo na balo sa'yo, ka-inspired. At ang pangalawang bagay ka-inspired na pwede mong gawin para maging balo na balo sa'yo ang isang lalaki, huwag pabayaan ang trabaho at pamilya. Ang pangalawang sikreto kay Inspire upang lalaki ay talaga namang mabalo lalo sa'yo. Eh kay Inspire, bakit ganun? Huwag pabayaan ang trabaho at ang pamilya? Bakit yan? Alam niyo mga Inspire, mas gusto ng mga kalalakihan na ang isang babae ay nagpo-focus sa trabaho niya at sa pamilya niya at hindi laging sa kanya. Sapagkat kay Inspire, kapag ka ikaw ay masyadong nag-focus sa lalaki, ipinakita mong gustong gusto at mahal na mahal mo siya. Pinakita, pinaramdam mo na balo ka sa kanya at napakaraming oras at panahon ang binibigay mo sa kanya at bigay todo ka sa pag-ibig at pagbibigay ng maraming bagay sa kanya. Pinapakita mong sobrang balo ka sa kanya. Palagi ka naghahabol, napaka-needy mo, lagi ka nagpaparamdam, lagi kang available. Ka-inspired ang isang lalaki ay talaga namang pagsasawaan ka. Kahit mahal ka pa niya ngayon, kahit mabait yan sa'yo, kahit seryoso pa yan, alam niyo mga ka-inspired, ang attraction ay hindi pinipili. Ito ay nararamdaman. Kung maramdaman ng lalaking yan na siya ay bumababang talagang pag-attraction niya sa'yo, eh wala kang magagawa dun. Kapag nararamdaman niya na siya ay parang nata-turn off sa'yo, wala kang magagawa dun. Hindi mo yun kontrolado. Kahit ikaw naman eh. Di ba? O, example. Minsan di ba may guwapo?
ba, may gwapo, pero hindi ka na-attract sa kanya. Minsan naman, merong lalaki na hindi ganun kagwapo, pero na doon ka na-attract. Hindi, attraction, diba, attraction is not a choice. Ito ay nararamdaman sa emosyon mo. Ka-inspired kaya pag ang lalaki nagsawa sa'yo dahil sobra-sobra ka kung magbigay ng attention, validation, oras at talaga namang effort mo. Sobra-sobra ka kung magmahal. Naramdaman niya na hindi ka na ganun ka-attractive sa kanya. Wala kang magagawa dun. Kaya nga diba, magugulat na ng iba. Ka-inspired, bakit yung boyfriend ko? Bakit yung mister ko? Dati sobrang mahal na mahal ako. Dati sobrang binibigay niyang lahat sa akin. Sobra-sobra ako magparamdam, laging available. Siya ang unang laging nagme-message. Talaga namang laging sobrang sweet sa akin. At sobrang mahal ako, bakit ngayon nagbago siya? Kasi nga ka-inspired. Maaaring ang lalaking yan ay hindi na siya masyadong na-attract sa'yo. Kaya naman, sa una kong sinabi, gawin mong kaakit-akit ang sarili mo sa maraming bagay. At pangalawa, dapat ka-inspired, hindi ka laging nagbibigay ng oras sa kanya. Hindi ka dapat laging available. Huwag kang laging focus sa kanya. Dapat pinapakita mo na nagpapaka-busy ka rin sa ibang bagay. Huwag mong hayaan ka-inspired ng lalaki pagsawaan ka. Huwag mong hayaan ka-inspired ng isang lalaki ay talaga namang mabuhaba ang interest niya sa'yo sapagkat palagi kang andyan at mababa ang attraction niya sa'yo sapagkat palagi kang talaga namang ka-inspired nagpaparamdam sa kanya. Di mo hinahayaang ma-miss kanya. Di mo hinahayaang maisip-isip kanya. Mag-focus ka sa trabaho at pamilya mo. Bukod sa mamimiss ka na niya, bukod sa hahanapin ka na niya, bukod sa maiisip ka na niya, ay mas lalo pang tataas ang value mo sapagkat ka-inspired ay nagpo-focus ka sa mga bagay na may talaga namang may kabuluhan, trabaho at pamilya mo. At ang lalaki laging andyan lang, mas lalong nagmamahal at nababalo sa'yo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay ka-inspired na pwede mong gawin para maging balo na balo sa'yo ang lalaki, iwasan ang katoksik. Yan ang pangatlo ka-inspired, totoo yan. Alam niyo mga ka-inspired, kung gusto mo ng isang lalaki, mas lalo kang pahalagahan, mahalin at mas lalong maging sweet sa'yo at mas lalong maging balo na balo sa'yo at di na gustuhin mawala ka sa buhay niya at hindi kanya ipagpalit ay iwasan mong sobrang katoksikan. Alam ko na sa bawat relasyon ay may pagtatalo, sa bawat relasyon ay may pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, lalo na sa isang babae. Ang isang babae kung minsan talaga tinotoyo yan. Ang isang babae kung minsan talaga ay para bang may kakaiba sa inyo na aming pinagtataka sa inyo. Pero huwag naman masyadong toxic. Huwag naman masyadong laging nakikipagtalo. Huwag naman laging masungit. Huwag naman laging tinatoyo. Dahil kung lagi kang ganyan, talaga naman ka-inspired. Kahit mahal ka pa ng lalaki ngayon, ay bababa ang pag-ibig niya sa'yo. Mawawala ang attraction sapagkat puro inis at galit na lang ang mararamdaman niya sa'yo dahil sobrang toxic mo. Kaya iwasan mo yan. Kung gusto mo ng lalaki, hindi ka iwan. At sa halip, mas lalo pa siyang mabalo sa'yo. Mas gusto ng mga lalaki yung babae na hindi masyadong talagang masungit, hindi laging nakikipagtalo. Nauunawaan namin na kung minsan tinotoyo kayo, pero wag naman palagi at wag sobra. Dahil tandaan mo, lalaki yan. Kapag yan napuno sa'yo, kung hindi ka iiwan niyan, ipagpapalit ka niyan sa iba. At kung ayaw mong mangyari yun, umayos ka. Ayusin mo hindi lang ang itsura mo, kundi lalo na ang ugali mo at ang pakikisama mo, ka-inspired. At ang pang-apat na pwede mong gawin ka-inspired upang maging balo na balo siyang isang lalaki, gawin palagi ang tama at huwag maghahabol sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspired. O pamak-spired, lagi mong gawin kung ano ang tama. At sigurado ang isang lalaki ay mas lalong hahangaan ka, tataas ang respeto sa'yo, at kasabay nun mas lalo kanyang mamahalin. Dahilan kung bakit mas lalo siyang mababalo sa'yo. At huwag kang maghahabol sa kanya. Isa rin yun sa paggawa mo ng tama, huwag mo siyang hahabulin. Lalong-lalo na kapag wala naman ikaw ginagawang masama. Ang problema sa inyo, kayo na nga ang ginawa ng masama, kayo na nga ang niloko, kayo na nga ang sinaktan, kayo pang naghahabol. Mas lalong bababa ang halaga mo. Mas lalong hindi siya magbabago. O baka mas lalong hindi siya bumalik sa'yo. At kung bumalik man siya sa'yo, baka sa awa na lang. Uulitin niya ulit ito sapagkat hindi niya nakita ang halaga mo. Dahil katangahan mo, kabaliwan mo, at kabubuhan mo. Hindi ka naman gumawa ng masama, siya ang gumawa ng masama sa'yo, ikaw ang niloko niya, siya ang nagsinungaling, ikaw ang sinaktan niya, ginawa mo lang ang tama, nagpakabait ka, naging tapat ka, nagmahal ka, pero sinaktan ka pa rin niya tapos ikaw pa ang maghahabol sa kanya, gaano ka katanga nun, talaga naman, kung bumalik man yan, lolokohin ka na naman yan dahil hindi siya nagsisi, hindi niya pinagsisihan, paano siya magsisisi?
hinabol mo siya. Ikaw na nga yung ginawa niya ng kamalian, kasamaan, ikaw pa yung naghabol sa kanya, napaka-martir mo, napaka-rupok mo. Ikaw yung squad, nagmamahal ako eh. O sapat na bang dahilan niyan na nagmamahal ka para hayaan mong ibaba ang sarili mo sa isang lalaki na sinaktan ka at wala ka namang ginagawang masama? Ganyan ba? Ganyan mo ba tratuhin ang sarili mo? Ganyan mo ba pahalagahan ang pagkababae mo? Sa tingin mo, mamahalin ka niya ng totoo pag ganyan ka? Sa tingin mo, mababalo lalo sa iyan kapag kaganyan ka? Talaga naman, itigil mo ang kabaliwan mo ka-inspired kapag kaganyan ang lalaki sa iyo. Palagi kang sinasaktan, palagi kang niloloko, palagi kang ginagawa ng mali o ng masama, ay huwag kang maghahabol sa kanya. Sapagkat yun ang tama, gawin mo palagi kung anong tama at makikita mo. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang magtatagumpay. Bumalik man siya o hindi, at least, di ba? Ginawa mo kung anong tama. Kapag hindi siya bumalik, at least nalaman mo na ganun siya. At makakahanap ka pa ng ibang mas respetuhin ka at mas mamahalin ka. At kung sakali mang bumalik siya, hindi ka naghabol, bumalik siya, sigurado ako na-realize niya ang pagkakamali niya. Hindi ka naghabol, bumalik siya, sigurado ako nagsisi yan. Malaki ang chance na hindi na yun umulit sa'yo, sapagkat meron na yung takot eh. Pinatunayan mo na kaya mong mawala. Pinatunayan mo na kaya mong lumayo. At pinatunayan mo na kaya mong tiisin siya at di na bumalik sa kanya. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang isang lalaki magbago. Tandaan mo yan. Sa mga bagay na pwede mong gawin upang ang lalaki ay maging balo na balo sa'yo. Patunayan mo sa kanya na may value ka at hindi ka maghahabol. At palagi mong gagawin kung ano ang tama, ka-inspired. At naman pwede mong gawin ka-inspired para maging balaw na balaw sa'yo ang sinalakis. Huwag mong hayaan na ikaw palagi ang unang tumawag o mag-message na pali mga ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, isa yun sa nakikita kong problema eh. Lalo na kapag ang isang babae nakipag-relasyon na o kapag ang isang babae umibig na o nagmamahal na ng sobra. Ikaw na palagi o kayo na palagi ang unang tumatawag o nag-message sa lalaki na dati ay siya. Diba? Ka-inspired. Huwag mong baguhin ang tamang sistema, ang tamang matrix. Dapat give and take, huwag laging ikaw. Kasi pag yan nasanay, hayaan niya na lang lagi na ikaw ang una magparamdam. At nagugulat ka na lang, para bang hinihintay ka na lang niya. Na pag wala kang message, wala rin siyang message. Gusto mo ba yun? Dapat siya ang sanayin mo na nagbe-message din sa'yo o naunang mag-message din sa'yo paminsan-minsan. Hindi laging siya, minsan ikaw din. Give and take kayo. Ang problema sa ibang babae, ikaw na palagi ang unang nagpaparamdam. Ikaw na unang laging tumatawag. Ikaw na ang unang laging nagme-message. Tapos kapag ka nagiging needy ka na, magagalit pa siya, mag-aaway kayo. O tingnan mo, anong naging maganda doon? Anong resulta noon? Kaya dapat huwag mong hahayaan. Huwag niyong hahayaan na ikaw palagi ang unang magpaparamdam. Na ikaw lagi ang unang magme-message, magcha-chat o magte-text. Huwag mong hahayaan na ikaw palagi ang unang tumatawag na talaga mang gumagawa ng paraan upang magkausap, magkita at magkasama kayo. Hayaan mo siyang magpakalalaki. Gawin niya rin ang responsibilidad niya bilang isang lalaki, bilang boyfriend, bilang mister mo, bilang parte ng talaga namang relasyon niyo. Ka-inspired, kapag kaganyan ang talaga namang nakasanayan niya, ang isang lalaki laging mag-i-invest sa'yo. May isip niyang dapat lagi siyang mag-message sa'yo. At lagi siyang talagang mas lalong mag-iisip sa'yo sapagkat dyan siya nasanay. At kapag sa mga panahon na wala kang paramdam, sigurado ako mamimiss ka niya. At siya ang laging unang magpaparamdam sa'yo. Dahilan kung bakit siya ay laging mamimiss ka. At dahilan kung bakit ang isang lalaki mas lalong mababalo sa'yo. At mas lalo kanyang mamahalin ka-inspired. So mga ka-inspired, yun lang po. Naman salamat po mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, i-share rin po upang makatulong din man po tayo sa iba't sa mga hindi pa po nag-subscribe. Subscribe na po mga ka-inspired at click rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago po akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook at po yung profile picture ko at pakichat ako dyan. Ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!